Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Narito tayo muli upang mag-aral ng ating bagong aralin. May mga panganib na naidudulot ang iyong kapaligiran. Mahalagang malaman kung ano-ano ang mga likas na panganib na ito upang mapaghandaan at maiwasan ang anumang sakuna o kalamidad na maaaring maidulot nito. Bunsod ng nag-iibang klima o climate change, ang Pilipinas, partikular sa bahagi ng Rehiyon 3, ay nakararanas ng paiba-ibang uri ng panahon. Ang Rehiyon 3 o Gitnang Luzon ay madalas na daanan ng mga bagyong pumapasok sa ating bansa taon-taon. Sa pag-aaral ng ating sariling lalawigan at rehiyon, mahalagang matukoy at malaman ang mga lugar na sensitibo sa panganib. Ang mga natural na kalamidad gaya ng landslide, flash flood, storm surge o daluyong, lindol, pagbaha at pagputok ng bulkan ay ilan lamang sa mga bagay at sakuna kalamidad na nararamdaman ng ating rehiyon. Mababatid mo rin sa araling ito ang kaugnayan ng topografiya at lokasyon ng lalawigan o rehiyon na maaaring magbunga ng panganib sa buhay at ari-arian. Higit sa lahat ay ang tamang pagtugon at paghahanda upang mapanatiling ligtas sa tuwing haharap tayo sa mga ganitong kalamidad. Para lubos mong maunawaan ang aralin natin sa araw na ito, simple lamang iyong gagawin. Tapusin mo lamang ang ating video. Tara at atin ang simulan. Ang aralin natin sa araw na ito ay mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya nito. Kung iyong pagmamasdan ang mapa ng Rehiyon 3, tayo ay nasa pusod o gitnang bahagi ng Luzon at ang ating mga paligid sa kanan at sa kaliwa ay napalilibutan ng mga anyong tubig. Madalas masalanta at madaanan ng malalakas na bagyo ang mga probinsya ng Aurora, Zambales at Bataan dahil na rin sila ay matatagpuan sa gilid na bahagi ng ating rehiyon kung saan nakaharap sila sa Pacific Ocean at sa South China Sea. Ang Sierra Madre Mountain Range ang nagsisilbing proteksyon ng gitnang bahagi ng rehiyon laban sa malalakas na hangin na tulot ng bagyo. Ang lokasyon at topografiya ng isang lugar ay nagiging dahilan ng mga panganib na maaaring maranasan ng mga taong nakatira rito. Ang mga mabundok na lugar tulad ng ilang bahagi ng Aurora, Bulacan, Bataan at Zambales ay humaharap sa panganib tulad ng landslide o pagguho ng mga lupa. Dahil na rin sa anyo ng lokasyon at topografiya ng mga lugar na ito. Ang landslide ay dulot ng paglambot ng lupa ng mga parte o gilid ng mga bundok dahil sa kawalan ng mga punong sumisipsip sa mga tubig. Isa pang dahilan ng pagkakaroon ng landslide ay ang pagkakalbo ng mga bundok, dulot ng deforestation at illegal logging. Wala na kasing sumisipsip na mga puno sa mga tubig na galing sa ulan, kung kaya't dire-diretso itong bumababa at nagpapalambot ng mga lupa. Pinsala ang ibibigay nito kung sakaling gumuho ang ilang parte ng mga bundok o matataas na lugar. Ang mga pamayanan na malapit sa baybayin o coastal areas tulad ng Aurora, Bataan, Bulacan at Zambales ay maaaring makaranas ng tsunami at storm surge o daluyong. Ang storm surge o daluyong ay mga rumaragasang malakas na current ng tubig dulot ng malakas na hangin dala ng bagyo. Ang tsunami naman ay ang pagdating at pagragasa ng malalaking mga alon dulot naman ng paglindol o paggalaw ng lupa. Ang mabababang lugar na kapatagan na malapit sa paanan ng bundok ay nalalagay sa panganib na dulot ng flash flood kung magkaroon ng malakas na buhos ng ulan. Ang flash flood ay ang biglaang pagbaha sa mga nasabing lugar na mabababa, tulad ng ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga. Nakakaranas sila ng malalalim at matagal na pagbaha dahil sila ang catch basin.
Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng mga suliraning pangkalusugan tulad ng dengue at leptospirosis at marami pang iba. Ating rehiyon ay matatagpuan sa mga aktibong fault line. Pag sinabi nating fault line, ito ay ang mga bitak sa ilalim ng lupa na maaaring gumuho at magdulot ng malakas na paglindol. Kabilang dito ay ang Digdig Fault sa Nueva Ecija, Iva Fault at Isambales Fault Line sa Zambales at ang Valley Fault Line System sa Pampanga. Ang paggalaw ng mga fault line na ito ay malimit na magdulot ng malalaking pinsala o paglindol. Pagmasdan nating mabuti ang hazard map ng Rehiyon 3 o Gitnang Luzon at alamin natin ang mga wastong paghahanda upang maiwasan ang malubhang pinsalang maaaring idulot ng mga kalamidad. Mga kalamidad at sakuna na maaaring maranasan ng mga lalawigan sa Rehiyon 3. Lindol. Ito ay ang paggalaw ng lupa, dulot ng paggalaw ng mga fault line sa ilalim ng lupa at pagsabog ng mga bulkan. Nalayanig ang lupa na maaaring magdulot ng pagkaguho ng mga gusali. Pagsabog ng bulkan. Nagbubuga ang bulkan ng mga maiinit na putik o magma lava na umaagos pababa at kung tumigas ay nagiging lahar. Ito ay maaaring makapiminsala ng malubha at nagpapabara sa mga anuran ng tubig. Ang mga abon na ibinubuga ng bulkan ay masama sa ating kalusugan at maaaring makapagdulot ng sakit sa ating mga baga at hirap sa paghinga. Ang bagyo naman ay ang pagbuhos ng malakas na ulan na sinamahan ng malakas na hangin. Ito ay mapaminsala at maaaring sumira sa mga kabahayan at ibang mga puno. Maaari din itong makapaminsala at kumitil ng buhay ng tao. Ang flash flood ay bigla ang pagtaas ng tubig na rumaragasa at nagdudulot ng malawakang pagbaha. Ang biglaang pagragasa ng tubig ay maaaring makapaminsala ng buhay at ari-arian ng tao, kagaya ng nangyari noong bagyong Ulysses sa Cagayan at Isabela. Isa pang kalamidad ay ang landslide. Ito ay ang pagguho ng lupa dahil sa paglambot ng lupang bahagi o parte ng bundok o mataas na lugar. Ang mga bayan at lugar na malapit sa mga bundok sa Rehiyon 3 ay prone sa landslide o pagguho ng mga lupa. Mahalaga ang pag-iingat natin upang manatiling ligtas ang ating buhay at ang ating pamilya. Paghahanda ang kailangan sa lahat ng oras. Mga bata, dapat tayong maging alerto at palaging handa upang maging ligtas. Narito ang mga dapat tandaan upang makaiwas sa mga sakuna na dulot ng mga kalamidad na maaaring dumating sa atin. Maghanda ng emergency kit na may lamang flashlight, battery, radyong dibaterya, kapote, mga damit, tubig, biskwit, at gamot. Hindi kasi natin masasabi kung hanggang kailan huhupa ang bagyo o kung anumang kalamidad na maaaring dumating sa atin. Iba na ang handa. Ang pagiging handa ay maaaring magdulot ng kaligtasan. Kung may lindol, gawin ang duck, cover, and hold. Patili lamang tayo sa ating pwesto habang lumilindol. Makinig ng mabuti sa mga balita ukol sa lagay ng panahon. Ihanda natin ang ating sarili at ang mga bagay na ating kailangan. Sumunod sa mga anunsyo ng paglikas kung kinakailangan. Unahin natin ang ating kaligtasan at ang ating pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang panalangin ay isa sa mabuting sandata upang palakasin at iiwas tayo sa mga sakuna. Lumayo sa mga bagay na maaaring bumagsak kung may lindol. Ang mga debris mula sa mga gumuhong gusali ay maaaring makapaminsala sa atin. Gumawa ng maayos na plano sa paglikas kung gumuho ang lupa o kung ikaw ay na-trap sa isang gumuhong building. Maging alerto at kalmado kung may kalamidad upang makaiwas sa aksidente. Huwag tayong magpapanik.
Ang pagiging handa at alerto ay mahalaga upang maging ligtas tayo sa mga panahon ng kalamidad. Iba yung pag-iingat ang kailangan upang makaiwas sa mga sakuna na maaaring maging dulot o resulta nito. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson sa araw na ito. Sana'y nakatulong kami ng malaki upang madagdagan pa ang inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga video lesson, maaari niyong bisitahin ang YouTube. I-type lamang ang Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga latest videos na aming i-upload. Bisitahin niyo rin at i-like ang aming Facebook page, Video Lessons by Teacher Ann. Hanggang dito na lamang, hanggang sa mga susunod nating aralin. Paalam!